Good afternoon mga kanokis. Once again, welcome back to my channel. This is your Albularyo Juju Shamu TV. So kung baguhan ka pa lang sa channel na to mga kanokis at napadaan ka, lalo na silent viewer ka, so sa palagay mo, nagugustuhan at nakaka-relate ka sa mga video at gamit para sa iyo mga kanokis. So ano pang hinihintay natin mga kanokis? Please subscribe and hit the notification bell icon para parati kang updated kung ano man yung video ang i-upload natin mga kanokis. At tayo dito mga kanokis sa ay nag-upload ako for your information. Nag-upload ako ng video mga kanokis. 1, 2, 3, 4 to 5 videos weekly mga kanokis. Depende lang. So, yung topic natin ngayon mga kanokis, tatalakayin natin yung tinatawag nating this is requested by our one of our subscriber mga kanokis. So, nagawan daw ng content. So, napaka hindi man masyado to big deal, hindi man masyado mahirap gawan to mga kanokis. This is a very simple video lang. Handog ko sa nag-request nito mga kanokis. So, kung yung tanong kasi niya, paano ba daw yung tubig, i-reduce ba daw kung nagko-condition tayo ng manok? Reduce from 21 disconditioning up to 5 day. So, yun mga kanukis, yun yung pinili kong kasagutan dahil this is very vital mga kanukis. Napaka-importante talaga to, itong tubig issue na to. So, pag hindi mo pa to alam mga kanukis at gusto mong malaman kung reduce ba natin o reduce ba or dagdagan pa yung tubig during 21 days conditioning or yung tinatawag nating during 5 day. So, kung hindi mo pa alam yan mga kanukis, gusto mong malaman para sa iyo ang video to. Pag-uusapan natin yan sa aking pagbabalik. Okay, ito tayo mga kanukis. Balik na tayo. Yung tanong sa atin is, kailangan ba yung tubig? Dahil daw yung iba, hindi daw nagtutubig. So, yung tanong na yan mga kanukis. Bro, yung tanong mo, sasagutin natin yan. Magandang katanungan yan. Dahil water sa all living things is very vital yan mga kanukis. I-explain ko yan isa-isa sa inyo. Kung paano ba. Pero disclaimer lang ha, this is based on my experience and a little research from sa mga dalubhasa to. Hindi pipitsugin ang kinuna natin ito. Sa mga dalubhaya, science talaga. So, they study the behavior of chicken. Yung mga scientists na yan. Kaya, nagka-come up tayo ng mga idea ang ganyan. So, disclaimer lang, based on my experience, ito, pwede niyong gamitin, pwede ding hindi. Nasa sa inyo naman yan, diskarte naman yan. Yung iba kasi, hindi gumagamit masyado ng tubig. Yung iba naman, gumagamit ng tubig. So, sasagutin natin yan kung saan ang tama dyan. Di ba? So, after nito mga kanukis, sasagutin natin yan. So, paan muna tayo? Yung tinatawag nating shoutout. Shoutout pala kay Jade Bisislaw, Joey Berden, Carl Vincent Kenyonis, Sen, Sean Lee, Mark John Pineda, Carpo Amama. Carpo Amama. So, yan mga kanukis, shout out sa inyo. At saka, please follow and like our FB page mga kanukis, Juju Shamu TV. And then, kung gusto nyong mag-visit sa personal FB ko mga kanukis for inquiries or mga katanungan dahil doon ko kayo masasagot. So, talaga, just visit GNM Brazilian Make Shamu and my FB page yung kanina, Juju Shamu TV. So, yun mga kanukis, ulitin natin yung katanungan. Kung during 5 day and then yung nagko-condition tayo, nagre-reduce ba ng tubig? Kasi daw yung iba, advice sa kanya, nagre-reduce. So, disclaimer lang ha.
Pwede niyong, this is based on my experience and do research din. Kasi kailangan talaga natin mga kanukis, may living evidence talaga tayo sa allegation natin. Dahil yung sagot ko sa tanong mo mga kanukis, kailangan ba i-maintain ang tubig or tanggalin, i-laser siya to 50% pag nagkukondisyon dahil daw para maganda yung kwan. Napaka big mali yan. Yung sagot ko dyan, mga kanukis, mali. Kailangan talaga may access yung manok natin 24/7. May tubig siya sa kulungan niya. I-explain ko yan dahil pangit kung hindi ko yan babakapan ng yung tinatawag natin to see is to believe talaga mga kanukis. So nag-research talaga ako for that para kasi pag sinabi kong hindi, yun lang. Walang explanation. Parang mahulog tayo dyan kwentong sa bungiro. So, i-explain ko yan. Bakit? Bakit kailangan? Bakit delikado kung nagre-reduce tayo ng tubig? So, ano ba yung importante sa tubig? What is the advantages of water? So, all living things such chicken needs water. It's essential. So meaning, essential meaning, pag sa checkpoint mga kanukis, pag yung karga mo sa COVID-19 checkpoint, pag yung karga mo, essential, pinapalusot ka. Hindi ka na sinaswab test. Yun yung importante dyan, no? Chicken needs water, it's essential. So meaning, kinakailangan talaga siya. Essential. Mga needs. Oh, diyan pa lang, wala na. Pasok ka na kung nagre-reduce ka ng water. Essential. Pag magdala ka ng essential sa COVID-19 checkpoint, pag essential travel, automatically, walang question, lusot. Essential for a digestion. Egg production and meat type. And then, regulating body heat. So, dito tayo ngayon, nagkatalo sa body heat. Tubig lang pala. Yung pagbasa natin mga kanukis, in order yan para hindi sa warrior natin, binabasa natin, in order yan para hindi talaga mag-overheat yung manok natin, hindi madaling mahapo. Kasi pag nag-overheat sa mga kanukis, maapektuhan yung baga niya. So, hahapo siya. Kaya, binabasa natin. Pero, yung pagbasa na yan mga kanukis, useless yan pag nireduce mo yung tubig. Kasi nakalagay dito, based sa research mga kanukis, nakalagay dito sa mga scientists, regulating body heat on off, especially sa oppressively hot countries. Tulad natin, mainit masyado yung country natin. Kinakailangan talaga, hindi natin i-reduce yung tubig dahil pala, pag walang, hindi masyado nakainom ng tubig yung manok natin, yung mga digestive system niya mga kanukis, mahina. Di ba? Mahina pala. At saka, mag-overheat siya. So, kahit nagaano natin basain, tapos sa loob, mag-overheat. Yun pala yung dahilan kung minsan, nagpa-pass out yung manok natin. Dahil sa maling akala. Oh, may kalugtong pa, gaano ka-importante ang tubig. Water is an important nutrients. Oh, water is the important nutrients for life. Importante daw siya ang mga nutrina sa life. So meaning, life, alam nyo na yung life. Water content of eggs. Ang eggs daw mga kanukis, yung itlog nga mga kanukis, oh, tingnan nyo, is about 70% of water yan. Yung eggs, that is according ha. And water can transport nutrients. So alam natin yung nutrients mga kanukis, yun yung nakukuha sa tinuturok natin at saka yung sa kinukondisyon natin na pigs, yun yung nutrients. So tinatransport pala yan ng water to every tissue, sa lahat ng tissues. Ano ba yung mga tissues mga kanukis? Yung mga tissues ng katawan natin. Di ba? Tissues to the body. Oh? And then, excrete waste. Yun din yung
nagpapalabas ng mga waste. So kung sobra yung pinapakain natin o sobra yung tinurok natin, ilalabas yan ng water, sobrang asin, sobrang sugar, ilalabas pala yan ng tubig. So paano ba? So ngayon, sa dyan pa lang mga kanukis, paano ba na gaganda pag hindi, pag ni-reduce natin yung tubig? So, the advantages of water, yun na yung sinabi ko. So, dadako tayo sa disadvantages kung walang tubig. So, disadvantage, ito yung disadvantage kung yung manok natin, kinatupan natin siya ng tubig dahil sa maling akala. So, lack of water. Lack of water, mga kanukis, so meaning kulang sa tubig. Water is, if water is insufficient or kulang, it will seriously affect the digestion. So meaning, kaya pala yung mga warrior natin kung minsan, dinadiet natin sa tubig, hindi na hihilisan, hindi na tutunawan. Yun, isa yun na, during training or yung sa fight this. Hindi na hihilisan, kaya hindi na matuloy sa laban. And, it affects the digestion and nutrients absorption of the feeds and body temperature will rise, tataas, which will lead to a decline of performance. So, dyan pa lang mga kanukis, pag wala talagang tubig, tataas talaga ang temperatura ng manok at saka magpa-pass out, hindi na papalo dahil insufficient water. At saka, yung 21 days conditioning natin, pag lack of water, hindi madedeliver yon sa kanyang mga tissues dahil delivering of nutrients, ang number one salarin dyan na nagde-deliver ng nutrients, mga vitamina, ay yung tubig pala sa lahat ng mga tissues sa manok. Diba? Oo. Will rise, will lead to a decline of performance. So, ang temperature, tataas pa rin pag wala, mahina, hindi sufficient sa tubig. And then, tataas, mag-pass out. At hindi lang yan, ha? And if the chicken loses 10% of chicken sa kanyang katawan, 10% of water na mawawala sa katawan ng manok, it will cause death. So, kaya pala mga kanukis, yung nagkukondisyon tayo, mahina pumapalo yung manok natin dahil kulang pala sa tubig yan. So, kaya nga, yung sagot ko dyan, bro, wag. Based on my experience, tubig talaga. Yung iba nga, binubumbahan nga yan ng tubig, iniinjikan. Kasi bala yun, mga kanukis. Kung kita nyo yung boxer, mga kanukis, every time na mag-break sila, pinapainom yan ng tubig. Pinapainom yan dahil kahit na gaano kahapo, basketball or jogging, mga kanukis, makainom ka ng malamig na tubig, medyo mag-subside yan. Kasi the temperature, nagtumataas yan pag kulang na tayo sa tubig. So ngayon, dyan na lalabas yung weak. Hindi ka na ganahan mag, like for example, sa manok. Diba? Klaro naman dito. Ha? If water is insufficient, it will seriously affect the digestion and nutrients absorption of the feeds, and the body temperature will rise and lead to decline performance. So, ang pag wala masyadong mga kanukis, yun ang sasapitin ng manok natin. And if the chicken loses 10% water, it will cause death. So, yun mga kanukis. Kung hindi mo pa alam, itong kwa na to, para to sa hindi pa nakakalam or yung maling practice, mga kanukis. Karamihan kasi sa atin may mga maling practice. So, we will kuhan talaga, follow science, mga kanukis. So, kasi knowledge is the continuing process of learning. Pag yun yung kuhan mo, yun yung belief mo na ganyan, like for example, ang belief natin may aswang,
may aswang, pero hindi ka pa nakakita talaga ng aswang. So that is your belief. So yan yung tinatawag nating traditional belief. So ang science kasi mga kanukis, continuing process of learning yan. Yun yung mga scientists, hindi talaga umistop yan sila. So that is water. That is the important of water and disadvantage kung walang tubig yung manok. So doon sa sinabi ko, ganun mangyayari sa manok nyo mga kanukis. So, ulitin ko ha. If water is insufficient, it will seriously affect the digestion, hindi mahilisan, and nutrients absorption. So hindi ma-absorb masyado yung mga nutrients na kinakain. So useless yung 21 days conditioning natin. And the body temperature will rise and lead to a decline of performance. So hindi magpe-perform yung manok natin. Kahit na saang larangan, paitlugan or meat type or sa sabong. If 10% of water na mawawala sa manok, it will cause death. So mamamatay. So yun lang mga kanukis, at least na-explain ko. Sana nagustuhan yung mga kanukis. Yun lang, napakasimple lang naman eh. At least yung sinabi ko, ang answer dyan, wag. Kailangan yung manok natin during training or whatever. Mapa-broiler ka man, mapa-lear, mapa-heritage, or Texas, or yung tinatawag nating naked hill. Water is the most important nutrients according dito for life. Kahit may vitamins tayo, may pagkain tayo mga kanukis, pag walang tubig, ihaw ka talaga. Diba? Yun ang pinaka-importante. So, knowledge is the continuing process of learning. So, kung yun yung diskarte nyo, palagay nyo, tama kayo, walang problema. Nagde-decrease kayo ng water, okay lang. Kahit nabasain mo pa yung manok mo, pag nireduce mo sa water yan, mag-overheat pa rin yan. Kahit nasa sasakyan mga kanukis, huwag nyong lagyan yung radiator ng tubig. Overheat yan. Yan ang tandaan nyo. Pinaka-importante yan sa living things. Kaya pati nga sa makina, radiator natin, kulang sa tubig. Ganon talaga. So, kahit na anong diesel engine or whatever engine. So, yun mga kanukis. So, sana nagustuhan nyo yung topic natin mga kanukis. Maraming salamat pala sa lahat na nakasuporta pa rin. At saka sa mga silent viewers natin dyan. So palagay nyo, nagustuhan nyo yung mga hinahain kong mga simple mga kanukis, short videos. So, please subscribe. Malaking tulong yan mga kanukis. So, 1.6 subscriber na pala tayo at saka monetize na yung YouTube channel natin. So, kailangan lang natin tataas pa rin yung views. So, thank you.